Happy Mother's Day pala sa lahat ng ating mga dakilang nanay. So ngayon, magluluto tayo ng fish and sour cream dory. Yan, after natin na mahugasan na ating cream dory, pipigain lang natin ito hanggang mawala ang excess water nito. And then, hatiin natin ito sa maliliit na piraso ng pahaba. Ating mga kailangan, cornstarch and flour. Lagyan lang natin to ng konting asin at pepper. Iko-coat lang natin ng mabuti ang ating cream dory sa ating mixtures. After ma-coat, i-dip natin ito sa ating egg. One piece of egg lang ang aking ginamit. Yan, after natin ma-dip ito sa ating egg, ay i-coat naman natin ito ng breadcrumbs. Ulit-ulitin lang ang prosesong ito hanggang ma-coat natin lahat ng ating cream dory. Then, magpapainit na tayo ng ating mantika. Pwedeng gumamit ng ibang mantika. And then, i-deep fry na natin ang ating cream dory na na-breaded na natin. Hintay lang natin maluto, maging kulay golden light brown ang ating cream dory. So ngayon, gagawa na tayo na sauce ng ating cream dory. Maglagay lang tayo ng ating mantika at magsosote lang tayo ng garlic. So natin sote yung ang sibuyas. Ilagay na rin ang carrots at ang bell pepper.
syempre ang tomato sauce or tomato paste. Gyan natin to ng water. Haluin lang natin ng mabuti hanggang ma-dissolve yung tomato paste. Then, mag-add na tayo ng black pepper. Pwede rin kayo maglagay ng chili flakes kung meron kayo nito sa bahay. At lagyan natin ng patis. Para sa manamis-tamis na lasa, huwag kalimutang maglagay ng sugar. Pwede rin kayong gumamit ng white sugar kung wala kayong red sugar or brown sugar. Pasok tamtamang anghang, maglagay rin tayo ng sili. Lagyan na natin ang ating cream brulee. At haluin lang natin hanggang kumapit ang sauce nito sa ating fried cream brulee. Para sa ating plating, kayo na bahalang mag-design ng inyong cream dory. Ayan, luto na ang ating sweet and sour fish cream dory. Kung bago ka lang sa aking channel, please like, subscribe, and click the notification. Thanks for watching, Lutong Henyo!